나타나 Morning mga igan, good morning, Webes na po, adjust ng buwan ng Marso. Good morning kababaihan. Good morning kalalakihan. Welcome, okay, welcome sa inyong paboritong tambayan, ang inyong paboritong morning show sa umaga. Ito ang unang hirit. Good morning mga kapuso, at ngayong papasok na tayo sa summer season, kahit medyo maulan-ulan pa. Okay. Dapat nating paghandaan yan, lalo na't malapit na ang bakasyon ng mga bata. Ayan, good morning pa mga kapuso, kaya ilabas na ang inyong mga swimsuit. One piece, two piece, o tutulungan yan. Talaga ha? Nagsabak na tayo sa basaan. Ako conservative po, kaya two piece lang ako. two piece chicken. Kaya ang hihirit natin ngayon, isang... Free summer party, siyempre. Yeah. Within Metro Manila, ha? Actually, dyan po lang yan, sa may Taguig. Sama at natin, si... lolo natin, ha? Sama si lolo. Nakanabo na ba? At si Maring Susie ang makakasama natin doon, mamaya. Yeah. Lapit na nga. Sarap. Lapit. Tapos summer na dahil papalapit na nga pang summer. Ito po at dumarami na ang mga kapistahan. At ang bibisitahin natin ngayon, ang mga kapuso nating Batanggenyo sa Tanawan para sa kanilang... Sumang Yakap Festival. Wow! Sumang na yakap pa. Ang pabalik sa atin, palapit ng palapit, ha? At marami silang ihirit na malalagyan ng presa doon. Woo! Na ating matutuloy ang kasama sila Monica Arnar at Nico. Mamaya! Okay, salamat sa... Suman ba yan? Outfit nila, Suman daw. Salamat sa pagising nila umaga, ha? Ayan. Para makasama natin sila. Ang cute naman. Kailang suma na sila? Sarap yung suma na yung sinasaw-saw sa amin. Yung parang yog na nilagyan na. Belatek. Oh, my God. Ano naman pinaprito? Wow. Sasaw-saw mo sa hot chocolate na may peanut butter. Wow. Wow. Hindi, pagkaya mo na suma, sabay yakap. Ah. Suma, sabay yakap. Magkayakap. Suma na may chocolate. Oo. Hindi ba yung chocolate? May feelings. Marami ng variety para ma-enjoy natin ang suman. Ano gusto niyo ba? Yung puti o suman sa Lia? Lia. Puti talaga. Tsaka asukan. Yung saw-saw lang sa asukan. Hindi, asukan na. Asukan talaga. Dilaw. Oh, yung dilaw. Tapos yun yung pinaprito. Malapit na rin. Malapit na rin. Magmamayo na rin. Sarap. Ay, sa katala, bago kami magsuman dito, narito na ang mga detalye ng mga balita ang dapat niyong malaman ngayong umaga. Sa ikalawang pagkakataon ngayong 2011, muling tumaas ang presyo ng LPG na binibenta ng LPG Marketers Association, piso kada kilo. Ang ipinataw po nilang dagdag presyo o katumbas, 11 piso sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Kaya naman ang dating presyo ng isang cylinder ng LPG na 650 pesos, ngayon po ay pagkaharutan yan ng 661 pesos. Yan, epektibo na yan dahil alas 12:01 ng madaling araw, kanina yan, at paliwanag ng LPGMA. Dahil daw ito sa pagtaas ang contract price ng LPG sa world market at ang mataas na demand ngayon sa merkado, lalo na patuloy ang tensyon sa ilang bansa sa Middle East. Pero sa ngayon, hindi ba rin apektado ng price increase sa mga sasakyan na gumagamit ng auto LPG. Ayan. Samantala, tumaas na rin po ang presyo ng gulay sa ilang bagsakan nito dyan po sa dito sa Metro Manila. Tulad na lamang sa Cloverleaf Market sa Balintawa, kung dati ay 100 pesos ang kada kilo ng bell pepper, ngayon 190 pesos na. 20 piso naman ang itinaas ng presyo ng carrots at 10 piso naman ang itinaas ng presyo ng repolyo, petchay at bagyo beans. Petchay. Ayon sa ilang nagtitinda doon, kulang kasi ang supply ng gulay ngayon sa Baguio na nagre-resulta naman sa mas mahal na bilihan ng gulay. Dagdag pa rito ang mas mataas na presyo ng gasolina. Pero paalala ng DTI, hindi dapat kalakihan ang itataas ng presyo ng gulay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis. O naman, paano na nilaga ako kung walang petcha? Oh, bagyo beans! Damihan ng patatas. Petchay Baguio. Petchay Baguio. Eh, mas potato na yun, hindi na nilaga. Eto naman po pa rin, bagong sakit ng ulo ha, patuloy na pagsipa ng presyo ng trigo sa world market. Kaya po ang resulta niyan, mas mataas na presyo ng harina. Pinabahan tuloy na umabot sa pinakamataas na presyo ng harina sa halos 1,000 piso kada sako.
Taong 2008, panang huling tumaas sa ganitong halaga ang harina, kaya naman posibleng masundan pa ang naging 2 pisong pagtaas sa presyo ng loaf bread. Tumaas na rin ng 40 sentimos sa presyo ng 2 kilalang brand ng noodles at posible na rin daw sumunod sa taas presyo ang pasta at biscuits. Lahat tumataas, pwera na lang ang sweldo. Domino effect lang talaga. Sweldo lang ako, talaga eh. Ako hindi tumataas, kami ni Tia. Ay, oo nga, kahit tumatalon to hindi yun. Kala ko ang sweldo. Ang sweldo. Kasama siya. Nakuupuan niyo lang. Ito, tika, tataas pa yun. Tumaas na rin po si Pia. Susa, sumunod ka. Taas mo si upuan mo eh. At bukod sa mga motorista, problemado rin po sa walang prenong oil price increase sa mga kumpanya ng langis dahil nababawasan na ang mga nagpapakrudo sa kanila. Kaya para maka-attract ng mga customer, muling nabuhay ang gimmick na ito, ang prepaid gasolina. Para sa mga bibili ito, ipapako ang presyo ng gasolina sa 52 kada litro. Kailangan lang bumili ng card na nagkakahalaga ng 1,040 pesos, nakatumbas ng 20 litro. Ang Petro naman, nagbibigay na ng 3 pisong kada litrong discount sa mga driver ng tricycle taxi at maging sa mga bangka at traktora. Pero dahil marami pa rin ang suko na sa oil price hike, nagmungkahi si Senator Juan Miguel Zubiri na i-exempt na sa 12% value added tax ang mga produktong petrolyo at maging ang singil sa kuryente. Paliwanag ni Senator Zubiri, kung walang VAT, ay bababa ng 5 hanggang 6 na piso ang presyo ng langis kada litro at piso naman sa kada kilowatt hour ng kuryente. Idagdag na lang po natin ang buwis sa mga tinatawag natin na sin taxes or sin products such as alcohol and tobacco. Matagal ang pinagigigilan niyang VAT sa petroleum products eh. Nakaupo pa si GMA, sabi ng oposisyon, alisin ang VAT dyan para bumaba ng mga 6 na piso yan. Eh ngayon yung oposisyon, naging administrasyon na, para ang bagal naman yata. Eh kayo may gusto nung araw eh. Di ba, na alisin yung VAT dyan sa petroleum products. Eh malaking tulong yan. Tama nga naman na ilipat na doon sa tinatawag na mga bisyo. Diba, sigarilyo. Necessity. Alcohol. Pwede tayo mabuhay ng wala yun. Exactly. Sinasabi naman sa pag-aaral, kahit taasan mo yung mga tinatawag na sin taxes, lalaki naman ang market sa underground. Ba kayo napapansin yun? Kasi mas mura mga imported, no? Pagpailalimang bentahan. Smuggled naman ang tataas. Iba na namang factor yun. Okay, matapos namang maipit sa gulo sa Libya, nakangiting umuwi ang 368 Pinoy kaninang madaling araw. Sumakay sila sa isang inupahang Philippine Airlines flight mula sa isla ng Crete sa Greece, kung saan sila dinala ng MV Ionian Queen na siyang sumundo sa kanila mula sa Tripoli, Libya. Nabinta to sa kanila parang mga bata po na may edad 2 pababa. Kwento ng ilan sa mga kababayan natin, kitang-kita rin nila ang galit na mga nagpoprotesta laban kay Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. Pero kung bibigyan daw sila ng pagkataon muling bumalik sa Libya, kapag naging kalmado na ang sitwasyon, may gagawin daw nila ito dahil maganda naman ang trabaho nila doon. Sinalubog sila ng opisyal ng OWA at PAL at maging Senador Jinggoy Estrada, chairman ng Committee on Labor. Basahin naman ang senador sa ginawang hakbang ng pamahalaan sa mga pagpapauwi sa mga Pinoy mula sa Libya, pero nag-aalala pa rin siya sa posibilidad ng paglawak ng kaguluhan sa Middle East, partikular na sa Saudi Arabia. Pag naubos yung pamimigay ng hari ng pera. Kasi ngayon parang buwan-buwan talaga may bonus ang mga taga-Saudi. Naku, alam mo yun ang mano. Mas malaki yung bilang ng mga OFW natin dyan. 1.5 billion. Almost. Dokumentado yun. At samantala, nakatakdang ihatid sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park, Parañaque, ang pumanaw na veteranong aktor na si Paquito Diaz. Kaya naman kagabi, dumagsa na po ang kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan sa mundo ng showbiz para sa huling gabi ng kanyang burol. Para sa mga detalye ng balitang yan, nakatutok pa rin sa Funeraria Paz, Parañaque, si Micaela Papa. Mika? Lin, ngayong umaga nakatakda ang libing ng aktor na si Paquito Diaz. Sa huling gabi ng burol, iba't ibang kaibigan sa industriya ang dumating para magbigay ng respeto sa yumaong aktor. Kabilang sa mga nakiramay kagabi ay ang basketbolista na si Alvin Patrimonio. Kasama rin ang singer-actor na si Grandy Santiago at ang OMB chair na si Ronnie Ricketts na nagsabing si Diaz pa ang nagbinyag sa kanya.